Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, sobrang simple lang kasi nawalan ako ng time parang nawalan ako ng time para mag-edit. At nagpahinga na rin syempre after of yung sunod-sunod na upload nung Bohol trip namin. So for today's video, in this YouTube channel, pakita ko sa inyo yung vlog na ginawa namin after our math subject nung project namin nung first year college kami. So this video was taken like parang 1 week before the lockdown, like March 7, 2020 yun. Dito kami, yan yung araw na pumunta kami ng Mount Batulao to make our project. Kasi sabi ko sa kanila, kasi parang sabi ng prof sa amin is, kailangan yung maghanap ng math in nature. So, yung mga Fibonacci ganyan or something things na diniscuss ni sir about math, kung ano yung mga pwede nyo makita in nature na related sa math. So, syempre sabi ko, bilang ambisyosong tao ako, sabi ko, tara punta tayo Mount Batulao, akit tayo. Kasi sabi ko, bakit miss ko yun? Sabi ko, may makikita naman tayo yung math in nature, pero pinaka-agenda talaga is yung Mount Batulao. So, dahil bilang isang influencer, wow, influencer sa mga kaibigan, napapayag ko sila na mag-Mount Batulao kami on that day. Kasi sabi ko, sige, kaya natin yun. Ako lang bahala mag-edit, basta mag-Mount Batulao lang tayo. Kasi yung pinaka-is sa mga bucket list ko, which is yung umakyat ng bundok. So, hindi ko makapag-share masyado ng details kasi hindi ko sure kung bukas ba yung Mount Batulao at this point. Pero feeling ko bukas na kasi nga, where the Cavite and Batangas yata is under alert level 1 na. So, parang kebs naman yata siguro. Pero hindi ko sure, ah. Kailangan nyo muna i-check sa mga Facebook post kung bukas na ba yung Mount Batulao to for hikers or para sa mga aakyat ng bundok. So, sobrang memorable ng trip na to kasi sobrang daming nangyari talaga. Like, self-realizations, ganyan na pag self-reflect ako sa taas ng bundok talaga. Pati doon ko talaga na-appreciate yung nature. So, sabi ko talaga after nun, parang gusto ko lagi nature tripping na lang lagi. Hindi na yung mga parang urban-urban tours, yung mga bowling, ganyan. Parang ayoko na. Parang gusto ko talaga nature kasi sobrang relaxing, sobrang soothing lang talaga ng experience ko with Mount Batulao. Kahit medyo stressful siya for me. Pero syempre, hindi man ako fit at tao, hindi man ako nag-exercise regularly. So, medyo pagod talaga yung Mount Batulao. Pero sobrang saya kasi sobrang memorable talaga. And yan talaga yung last activity ko talaga outdoors before the lockdown. Pati yan yung parang pinaka-vivid memory ko talaga of my first year in college. Kasi syempre, di ba, parang college ka na, yes! Like, freedom, ganyan. So, papakita ko sa inyo yung inedit kong vlog namin dun sa kung ano nangyari nung araw na yun. Kasi sobrang saya lang talaga. Pati, gusto ko lang i-share kasi gusto ko rin mabalikan yung parang mga memories namin together ng mga kasama ko, which is yung mga classmate ko, or blockmate ko sa school, sa course namin. So, kung interested ka malaman kung ano yung mangyari, panoorin nyo lang tong video. Pati hindi na ako mag-outro sa dulo-dulo. Dito ko nagagawin yung parang pinaka-outro kasi rural VTR na lang natin to. So, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag mo kakalimutang i-click yung notification bell para lagi ka updated sa mga ganap sa aking YouTube channel. So, handa na ba kayong mapanood yung Mount Batulao experience namin? So, let's go! Roll VTR! TR. 1 week before the adventure. So documenting pa lang to before yung concept namin, di ba? Ganun ka home ka. One week later. Stop.
nakakita kami ng ducks tsaka ng pigs. Bibilangin namin yung mga paa nila. Dapat maka 98 legs kami and 35 all in all. Camp 8 na kami guys, Camp 8. Di nyo kita. What's up Camp 9? Malapit na kami eh. Isa na lang. And after 4 freaking hours, finally, we're at Camp 9! Kikita nyo naman. Ang regalo ng Diyos sa libutan. Pero bago kami makarating dyan, dang pagod talaga ang dinanas namin. Hoy, hoy, hoy! Chips ahoy! So, hello guys! Uy, ayaw mo papakita! So, nandito na kami sa jump of point sa may Evercrest, Casey Hillcrest, something. Oo, rinig ba tayo? Rinig yan. So, ayaw, mapunta na kami. Sasakay lang kami ng pag-iingay ng truck. So, sasakay lang kami ng tricycle mapunta sa jump of point. Tapos, i-meet na namin yung tour guide namin si Kuya Marlon. So, yun lang. Bye-bye! See you later! Ng Pilipino! Hi! Aba, nandito na ako eh! Ma'am, nasa Batulao ako! Share ko lang! Hi guys! Roller coaster yung daanan namin sa Rockabook Room. Look at the view. So beautiful. Sa'yo, salamat! Ito si Kuya Marlon, ang aming pinakamamahal na tour guide. Marlon. Ano si Kuya Erwin kaya Marlon? Sino si Kuya Erwin? Ami po trabaho. Erwin Yusap ba din? Erwin yun ba? Erwin yun, di ba? Erwin yun, yung pinsan ni Kuya. Ay, pinsan ni Kuya. Yeah. Para sa Blitzer. Game, para sa Blitzer. Ano nyo yun ah? Sabalay, nag-gala na po kami. So ito na, naglalakad na kami. Ang gusto ko lang to, Robert. Ha? Bibigay ko na siya. Ano lang yan? So dahil kukuha sa saber ng stick, di siya nakakuha. Hoy, ten daw, bilis na pin! Nandito sa ano? Sa maliit na bulsa. Ilan taon na yung bata, oh. 11 ka na! Anong grade ka na? 6! Grade 6! Grade 6, 1 plus 1. 2, all the day! Math in nature! Panoorin po natin silang madisgrasya isa-isa. Strong daw siya eh. Mabubuhay daw kami pag bumili kami nito eh. Sa po piso, ito libre, oh. Ito ay mga 2 meters. Ito na ang Math in Nature segment. Oh, 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 oh
math in nature. Yan. Ang galing yung lakas na, no? Saka ito. Sabi ko na, Barbie! What's up, Fibonacci? Meron pa dito. Ang ganda. Yan. Kita? Woo, ang ganda, oh. Ang ganda. Peace out. Ang gagawin mo, tay? Para po ako sasakay. Doon kaya sa bandang yun. May mataas-taas na mga... hindi naman. Sakit lahat talaga. Yeah, yeah! Kinaog naman kasama sa... So bale, andito lang kami. Tapos na, meron kaming... coconut nut. It's a giant nut. If you eat too so, makita much, niyo, may spiral. Get very fat. Then the coconut nut is a giant nut. Ay, harap mo. Sarap, oh. Ayun yung kabayo. Sasakay na iba. Kuya, akin na yung isang ano. Kuya, akin na nakapastak niyo dyan. Kuya! Yung chicken oil. Tapos, kuya, akin na yun sa bawah. Yung nagarap ka rin sa atin lang. Dyan lang yan. Momos peeling. Renta natin yung kanin. Ano to, momos? Yay! I'm currently riding a horse. See? His name is... Oh, wait lang. Hula! It's Red Horse Truck. Ayun, so malapit na po kaming matapos. Aw, aw. Di lang ako makapag-post kasi I'm holding my... Ah! Ito na! Bigla uminit! Ang sakit sa balat pag ngitim mo. So, I feel ko nangitim na nga ako. But I think it's worth it. Worth it naman. Kasi first time kong makasakay. I mean, hindi pala first time. I mean, first time kong makahike. Mag-hike. Dito. So hi guys, ako naman yung sumakay na kabayo. Salit-salita kami sa Mio. Siguro nababad trip na yung kabayo. Si patigil-tigil kami. So what's up mga kapatid? Konting kempot na lang. Malapit na ulit kami doon sa jump off. Ayun na si Ate Kay. Sa jump off tatalong kami kasi jump off. Di mo darama. Kaya ako sanangangan. Ay nako. Be right back. Si Shinina nakasakay na sa kabayo. Hey guys. So pauwi na kami. Pasakay na kami ng Pasay na Aylorn Express. So nandito sila sa kabila. Antayin ka mo namin. So ayun, ito yung mga souvenir naming sticks sa 10 piso sa batang nagbebenta. So ayun, kakain kami ng tatlo sa mang inasal. Sila uuwi na kasi pagod na isa, tutulog muna. Hi guys, so kakain pala kami ngayon. Unang kami, tatlo na lang kami kasi nandalawa umuwi na. So ayun, kakain muna kami for our first kain for the day. So ayun, sige, sige rin. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you in my